So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon pag-uusapan natin muli ang isa na namang Lakers player dahil mukhang excited na nga itong mga bagong addition ng Los Angeles Lakers na may paglaro nga sa kanilang mga bagong teammate or kanilang mga bagong superstar na teammate. Itong si Malik Monk kasi mga idol ay pinuri nga itong si Anthony Davis. Sabi niya nga ito nga daw si AD ay big man na kayang maglaro ng gwardya. Na totoo naman, di ba mga idol? Kung hindi niyo nga alam, si AD ay dating gwardya nung siya ay high school. Kaso bigla nga lang siyang lumaki kaya nga ganito ang laruan niya. Power forward na or big man. Pero dati siyang point guard mga idol. At dagdag pa nga ni Malik Monk sa kanyang mga bahayag about dito kay Anthony Davis ay kaya niya nga daw bantayan ang posisyon sa point guard hanggang sa center. Limang posisyon daw ay kayang bantayan ni AD at talagang excited na nga rin daw siya na maglaro kasama si Anthony Davis. So talagang parang manghang-manghanga itong mga bagong Lakers player sa mga superstar ngayon ng Los Angeles Lakers. Nung nakaraan, etong sila Russell Westbrook at si LeBron James ang pinupuri. Ngayon, eto namang si Anthony Davis. So abangan nga natin etong very excited na mga batang player ng Los Angeles Lakers kung malaki ba ang kanilang matutulong sa Lakers team na ito. At para nga sa ating susunod na balita mga idol, tungkol nga dito kay Paul Pierce. Dahil matapos nga siya na matanggal sa ESPN at tanggalin nga siya dahil sa kanyang mga pinaggagawa ay inilantad niya niyang ilang mga impormasyon about dito sa ESPN. Dahil sabi niya nga ay marami nga daw bagay na hindi mo pwedeng sabihin sa mga show ng ESPN. At sinabi niya pa na kailangan nga daw na pag-usapan etong si LeBron James all the time. Yan nga daw ang mga protocol ng ESPN mga idol. Hindi ka pwede magsalita ng kung ano-ano at kailangan mong pag-usapan si LeBron James sa lahat ng oras. So kayo ba mga idol ay naniniwala dito sa mga inilantad neto ni Paul Pierce about sa ESPN? Kung naniniwala kayo ay mag-comment lang kayo na sang-ayon kayo, pero kung hindi, ikomento nyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. At sa ating panghuling balita naman mga idol, eto nga si Dwight Howard ay tuloy-tuloy talaga sa pag-e-ensayo niya. Siya nga ay nagpo-post sa kanyang Instagram at ito, this time, ine-ensayo niya nga talaga ang kanyang laruan na back to the basket or ang kanyang post moves. Tapos, dinagdagan niya pa rin ng mga ilang shooting workouts. Panoorin niyo to mga idol. At yun nga lamang mga idol para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!